Si ano, si Yam. Yam. All right. So, we are live. Wow. Ah, kala live ko lang may 32 followers agad ako. Grabe naman. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga taga-subaybay. At alam niyo po, marami po tayong pinagdadaan ng mga basher. Marami po nagsulputang mga pangalan kung ano-ano, Norman Mangusin. Alam niyo po, ako po si Francis Leo Marcos. Hindi ko po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede ko ba sisihin yung nanay ko? Nanay, bakit Francis Marcos ay pinangalan mo sa akin? Di po ba? Ako ho, inatatawa na lang eh. Talaga hong tinitira nila ako. Kesyo ako daw ay si ganito, eh ganon. Eh wala naman ho akong pinapatay na tao. Tumulong lang naman ho ako. Tumulong lang naman ako. pati naman nananahimik na mga mangusin, nadadamay pa rito. Ayan po, hindi ko naman ukasan. Eh, musmus pa ho ako. Ito na yung pangalan ko. Ano, kasalanan ko dun. Di ba? Eh, makagisnan ko. Dito na nga ho ako nagkaroon ng kaso. Yung Francis Leo Marcos, eh, awa ng Diyos ho. Ako naman ho ay acquitted. Kinasuhan ho ako ng ganito. Ako naman ho ay dismissed. Di po ba? Wala naman ho akong pinatay na tao. Hindi. Nakita nyo? Wala nga ho akong bisyo. Hindi nga ho ako naninigarilyo. Hindi. Umiinom ako ng alak. Ako yung nagtitimpla. Eh, isa lang ho yung bisyo ko. Ito, kulambo. Ikikis-kis ko lang sa paa ko. Yun lang ho ang aking bisyo, ala eh. Ako pa ititirahin ng alang, anay. Alam nyo po, inihingi ko po ang inyong panalangin, ang pagmamahal, na sana bigyan pa ako ng Diyos ng kalakasan para maipagpatuloy ko po itong aking ginagawa. Ngayon po, dahil po doon sa quarantine na ipinatutupad ng ating Pangulo, ulitin ko po, ako po'y nananawagan sa inyo, huwag niyo po akong pagkaguluhan para patuloy ko po kayo matulungan. Kasi po, baka po ma-violate natin ang batas na idiniklara ng ating saligang batas ng Pangulo, yung social distancing, yung quarantine act, yung mga selfie-selfie, eh, tiisin muna po natin na huwag nyo po tayong maglapit, yung meron po tayong distansya. Kung tayo po ay magpapakatino at magtutulong-tulong, huwag po kayong mag-alala. Ako po ay tutulong, katulad po ng sinabi ko, hanggang sa huling patak ng aking dugo, ibibigay ko po sa inyo. Hindi po ako mamumulitika. Una po, sasabihin ko lang po kung bakit ganito po ang aking prinsipyo. Katulad po ng sinabi ko, ang akin pong ina ay sobrang inspired sa kabutihan at kagalingan nung unang pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Edralyn Marcos at syempre dating First Lady. Sa akin is ano, Mariano Ferdinand Pacifico. Yung Fortuna, Mariano Ferdinand Pacifico Fortuna Elizabeth, ha? Kung kulang na lang lahat 'yun sa masamahin ng nanay ko, pati Josepa at saka Mariano para po maipangalan sa akin. Eh ako po, yung pangalan ko po, ako na po ito eh. Kung may isang pangalan pa basta ito po yung masasabi ko. Who I am today, it is because of my mother. Hindi ko po pwedeng kontrahin yung nanay ko. Hindi naman po ako ang nagpunta sa lisensya para ito pangalan gusto ko. Hindi po ganoon eh. Ako po ito ang pangalan mo ah. Ano hong magagawa ko? Yun ho yung ibinigay ng aking inang pangalan. Ngayon nagtatanong ako sa aking ina. Sino to? Basta anak, ikaw yan. Yang ka. Ano hong gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Buti pa nga ho, hindi na lang ho Francis Leo Marcos yung pangalan ko nang hindi na ho ko binabatikos. Alam nyo, dekad-dekadang taon, napakahabang panahon magmula ho nung ako'y nagkaisip. Mayat-maya na ho akong binatikos. Wala naman ho akong kasalanan eh. Hindi naman ho ako may gawa nitong ako eh. Ako kung ako, no, ano ho ako ngayon? Nanay ko po ang gumawa. Yun po. Ngayon po, ako po ay pinalaki ng nanay ko may pagmamahal sa taong bayan. Ang sinabi niya sa akin, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng mabuti, isaksak mo sa kokote mo yan. Opo nanay, gagawa po ako mabuti. Okay lang po ba kayo? Okay lang, din naman daw sila. Yun po yung katotohanan.
Kaya medyo na late po akong ano, kasi pinag-aralan ko po yung batas po ng Quarantine Act of 2012, 2005 at saka po yung nilabas natin batas sa enhanced community quarantine para po wag hindi ko po ito ma-violate. Alam niyo po, ang tanging hangarin ko po ay i-encourage. Pasensya na po kayo dun sa aking mga nagdaang vlog na talaga namang mayabang. Eh wala ko akong pakialam talaga kung yun ho yung tanging paraan para gisingin ko yung mga natutulog na mga kababayan natin na mga good Samaritan din. Kaya lang hindi alam kung paano nila sisimulan. Eh yung pong mga kapitbahay ko sa Green Meadow ay talaga naman pong gumawa na po ng tulong at talaga naman pong tumulong. Ngayon po, eh marami na po silang nagawa. Kaya kung sila po ay tinamaan, hindi po sila yung aking pinatatamaan. Ang pinatatamaan ko po ay pangkalahatan. Alam niyo po, lahat po pinatatamaan ko. Lahat ng mayaman, yung mga good men out there. Yun po yun eh. Kaya wag po ako. Ngayon, ang balita ko po, eh marami daw pong magkakaso sa akin dahil nga po doon sa aking ginawa, eh, tatanggapin ko yan. Makikipag-usap po ako sa korte, walang problema. Hindi ko problema yun. Eh, may nagsabi pa ho na ako daw ay huhulihin daw ng CIDG at taka ng NBI. Eh, hindi ko problema yun. Wala akong problema yun. May mga impormasyon nung nakarating sa akin. Huhulihin daw ako ng CIDG at medyo pipitsaan daw ho ako. Ba, mahiya naman kayo. Kung gagawin nyo sa akin yan, ako na nga yung tumutulong sa ating mga kababayan para maitawid buhay, tapos gaganyanin nyo pa ako, mahiya naman kayo. Di ba? Ngayon, ang iniingatan ko lang po is yung batas ng quarantine law. Mga kababayan, ayoko na pong sanang mag-violate ng kahit anong batas. Masyado lamang ko ako na-overwhelm at masyado lang nagdurugo yung puso ko pag nakakakita po ako ng mga kababayan nating nahihirapan. Yun po yun. Nagdurugo po yung aking damdamin. Parang hindi ko matanggap na kumakain ako ng masarap tapos may nagugutom mo. At yun nga po. Regarding po sa issue ni Norman Mangusin at ni Francis Leo Marcos, I think that it, wala po akong nakikitang problema doon. Katulad po nung sinabi ko, ako po, si Francis Leo Marcos, kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko po pwedeng sisihin ang aking ina. Napakabuting ina po niya. Willing nga po siyang maghirap eh, para lang sa akin. Ayan po yun. Ay mahal na mahal ko ang aking nanay. Huwag niyo kong hintayin mag-alit yun, yung nanay ko. Ako nga, umiiyak na, ma, bakit naman nang, bakit naman Francis Leo Marcos pinangalan mo sa akin? Nahihirapan ho tuloy ako. Bakit hindi na lang yung Mangusin? Sabi ng nanay ko, ikaw yan eh. Yan ang gusto kong pangalan mo eh. So ano ang gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Eh pinahanap ko nga ho, kung may record nga yung Norman Mangusin ng kasamaan, eh wala naman yung criminal na ginawa eh. Bakit anong kinukonekta nyo sa akin? Di po ba? Eh baka kahit na ang gamitin kong pangalan eh Juan Panopio, pag tumakbo ko baka manalo ko, Juan Panopio. Hindi po, wala akong plato sa politika. Ulitin ko po, my mother is inspired by the good deeds of the President Ferdinand Marcos and the former First Lady. Ah, my mom is inspired sa kabutihan at kagalingan ng Pangulong Marcos. At siyempre, sa kagalingan at kagandahan ng dating First Lady. Eh, yun po. Eh, buti nga, hindi niya ako pinangalan ng Josepa, Mariano, Pacifico, Ferdinand, Imelda. Kasi baka pinagdugtong-dugtong yung ng nanay ko yung pangalan nila lahat at ipinangalan sa akin. Eh, di ako huy nahirapan. Yun po. Eh, ako po, ang pagkatao ko po, hinubog po ng aking ina. Kung ano man po ako ngayon, nanay ko po may kagagalan, wala po akong kasalanan dyan. Opo. Eh mas mukhang masarap yata, hindi na lang ho ako Marcos, ano? Eh pero ano ang gagawin ko? Ito po yung ipinangalan ng aking ina sa akin. Di ba? Eh batikos kayo ng batikos, pinahanap ko nga yung Norman Mangusin. Kung talaga bang may kasalanan yan, o kung meron bang kaso yan, eh wala rin naman ho eh. Di ho ba?
Di ba? Tanong ako sa abogado ko, I am Norman Mangusin and Francis Marcos, is the same person, may problema ba? Sabi ko ng abogado ko, wala. O, yun po. May Rafael Nunez pa nga. Di ba? Basta po ang masasabi ko, mga kaibigan, kung ano po ko ngayon, inako po ang gumawa. At ang sabi ng aking ina, anak, kung anumang meron ka sa iyo yan, ikaw si David. Kakalabanin mo si Goliath. Sabi po ng nanay ko yon. Totoo po yon. Hindi ko po ikakahiya yon. Sabi niya, bigay ng Diyos kung anuman meron ka ngayon at kung sino ka. Itulong mo lahat sa mga mamamayang Pilipino sa mga higit na nangangailangan. Alam niyo po, magmula po nung nagkaisip ako, kalkalin niyo po yung Facebook ko since 2007 pa po. Wala na po akong ginawa kundi mag-humanitarian at tumulong sa mamamayang Pilipino. Totoo po yun. Eh di dapat noon pa ho. Pero wala ho. Yun nga po. Yung aking ina ay sobrang inspired lang sa kagalingan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa kagandahan at kagalingan at kadakilaan ng dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos. O, di ba? Eh, kung binigay niya ako ng pangalan ng nanay ko, Francis Leo Marcos, eh, alam, kontrahin ko yung nanay ko, inirin lang ako dun. Ika nga ng aking inap, dapat nung bata ka, kung matigas ang ulo mo, pinisil ko na lang yung ilong mo nang namatay ka na. Adi ho ba? So, ngayon po, ulitin ko po para po dyan sa Barangay Ugong Norte, yung 200 sacks of prize po ay dadating dyan. Ngayon po, dahil po gusto ko pong sumunod doon sa pinapatupad ng ating Pangulo para yung Heal as One na tinatawag, ako po ay hindi nalalabas. Kung sakali po, baka maihatid ko lang yung bigas sa barangay at ang Barangay Ugong Norte na po ang bahalang mag-distribute at ipapakita na lang daw po nila through video and through photos yung accomplishment. Si Kapiasi, mabuhay ka, Kapiasi. Yung barangay kapitan po ng Ugong Norte, hindi lamang po Ugong Norte ang kanyang gustong tulungan. Marami pa ho. So, yun po. Para doon sa mga naninira sa akin, welcome. Anong gusto nyong marinig? Norman Mangusin and me are one? Yes! So, what is the issue? buti sana, let's say, ito ha, hindi naman ho ako pumunta sa hindi naman ho ako nagpunta para gawan mo nga ako ng ID na Francis Marcos. Ay hindi ho. Hindi ko ho ginawa yun. Nagkaisip ho ako, yun yung pangalan binigay ng aking ina sa akin. Anong gagawin ko? Sige nga po. Kayo nga po ang humusga. O para doon sa mga basher ko, ito sagot ko sa inyo, support kayong lahat. Pero hindi nyo po ko kayang pigilan. Kahit na anong bash ang gawin nyo sa akin, hindi nyo po ako kayang pigilan na tulungan ang mamamayan. Ang ginagawa ko po, inspired by my mom. My mom is inspired by the great deeds and the brilliant leadership of the former President Ferdinand Edrelin Marcos and of course the beauty and elegance, finesse to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Siguro, hindi kayang gayahin ng aking ina yung mag-asawa, kaya akong anak. Anak, gayahin mo sila, ha? Magiging mabuting leader ka, ha? Ayan po. Ayoko na lang humbigyan na sama ng loob yung aking nanang. Pero kanina, nang galiiti yung nanang, doon napapasan niya yung mga komente. Pambira yung mga hinayupak na yan. Marcos ka, karapatan mo yan. Ma, bakit hindi na lang Antonio gamitin ko? Kasi Antonio ka ng dalaga. Alam mo, sagot ng mami ko, hindi, yan ang gusto ko, Marcos ka. Alam mo naman, sisihin ko po yung akin niya na, buhay ko binigay niya. Di ho ba, asan ho mga kokote nyo? Hindi ho, para sa basher ko yun. Pero para sa inyo po, na mga nagmamahal at sumusuporta sa akin, huwag po kayong mag-alala. Yung ultimate challenge ko po, sinabi ko na, kanina po sa Facebook Live ko, ang aking pong ultimate challenge ay, are you willing to sacrifice something that you have in order to save our people from their misery and agony? Ano po yun?
Meron po akong bahay sa Miranila subdivision worth 40 million pesos. Ibebenta ko po yun ng palugi. Actually po, nabili na. Hindi ko na po ipapakita yung deductions. Pero pwede nyo rin hong i-verify ko na talaga hong binenta ko. Okay? Itutulong ko po yan sa lahat ng mahihirap. Katulad po ng sinabi ko, tutulong po ako hanggat hindi natin nalalampasan ang pandemic or ang epidemya na kinakaharap ng ating inang bayan. Pero po, lalagyan po natin ng guidance. Okay? Agree po ba kayo doon? Ah, agree po ba kayo doon, mga ka-FLM fever? Tama ba yan? Yes. Alin ka nga dito, Yam. Yam, andito po lahat ng mga tao ko. Andito po kami sa isang safe place. Social distancing. Distancing ka. Dito ka sa kabila. Lumayo ka ng konti. Yan. Lumayo ka ng konti. Yan. Hawa ka may laptop. Yan. Ricky! Binabati ko po yung aking best friend na talaga namang naipit na. Si Nikki, si Eden Kawajiri. Best friend ko po yan. Ha? O, huwag kayong mag-iisip. Best friend ko yan. I love her as my sister. And wala yung taga-aw-aw natin. Negrito. Ricky, liga. Distancing. Ayan, malayo ho yan. May isang metro ba yan? Meron. May isang metro. Oh, eto si... nasa loob ka na ng bahay, nakamask ka pa. Kaya naman, para makita nila, safety talaga. Ah, safety talaga. Ayan. Bati ka na. Sa mga Bayabas boss. Bayabas boys. Ayan. Alam niyo po, wala na ho silang maibato sa akin eh. Bakit nila ako ibato sa akin na ako'y kriminal? Meron pa po lumabas. Ako raw hinahuli ng police dahil sa kasong estapa? Hindi ho totoo yun. Yan ho ay dismissed na kaso. Okay? At ang kalabang ko po yan, ang nagkaso po sa akin is wala ho, mabigat yung kalabang ko eh. City prosecutor. Pero dismiss po yung kaso na yan. Okay? At saka hindi po ako inaresto ng police. Nung nalaman ko pong ako'y may kaso, nag-voluntary surrender po ako. Ayan. Tapos dismiss po yung kaso. Yung isa naman po, acquitted. Talagang ang haba nung labanan namin. Yung sa Pampanga po. Yan po ay acquitted. Ibang klase po kasi pag acquitted, talagang napatunayang ikay walang kasalanan. Yeah, pwede nyo pong i-verify. Francis Leo Marcos. Okay? Francis Leo Marcos sa sala ni Judge Lorgonyo, Gemma Lorgonyo, yan sa Regional Trial Court Region 3 po. Opo, yan. Acquitted po 'yon. So, talaga pong ako'y pilit lang kinakasuhan, pero wala naman po akong kaso. Iba po kasi yung acquitted eh. Acquitted po ako doon. So, wala po. Napatunayan po ako'y walang kasalanan, ha? Sila pa ho yung nagbayad. So, sa dami ho ng bumabati ko sa akin, 2009, ako po ay kinasuhan ng Integrated Philippine Association of Optometrists Baguio dahil ako po ay nag-optimum eye care program sa Baguio. Pero may disit order na po yun. Yun po ay disit na. 2009 pa po yun. Opo. Yan naman po ay sumurrender ako. Kaya po ako nakasuhan is sa pagtulong ko rin sa mamamayan. Dahil po nag-launch po ako ng Optimum Eye Care Program kung saan po namimigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin sa mata sa lahat ng mamamayan. Opo. So yung po mga may-ari ng optical clinic, kinasuhan ako. Dahil wala po silang kita. Yung aking pong previous na Optimum Eye Care Program kung saan nagbenepisyo po ang lahat ng mamamayan sa buong bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Yan po, libre po yan. Yan. Talaga pong advocacy ako na po yan. Yang tumulong po talaga sa tao. Dahil nga po sa aking ina. Ay di, syempre po, nakakatuwa kasi po yung aking pagkatao ay hinubog sa sinapupunan ng aking ina. Ha? Pangaral ng aking ina, aking kinagisnan. Tibay ng dibdib, puso't kalooban, tsaga sipag. Ulitin ko, 10 kabutihan. Dangal ng lahi, dangal ng bayan ko. Ha? Ilocano ako. Ako ay Pilipino. Ngayon, paano ka ikakarangal ng bayan mo? Ha? Kung nagtatago, shout out, Jojo Pogi.
Shout out kay Jojo Pogi. Ha, ito si Ricky, oh. Pa-shout out na kay Jojo Pogi. Okay, Jojo Pogi, shout out. Ayun po. Kaya po, lahat po ng bumabati ko sa akin, tuloy nyo lang yan. Hindi nyo ikayayaman yan. Okay? Uulitin ko po. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahil sa aking ina. Okay? Kung ang pangalan ko ay Francis Leo Marcos, yan po ay dahil sa aking ina. Siya po ang nagbigay sa akin ng pangalan. Kung ang pangalan ko po ay Norman Mangusin din, eh yan po ay dahil sa aking ina. Siya po ang nagbigay sa akin ng pangalan. Pero kung Francis Leo Marcos ako, yan po ay ang aking nanay. Okay? Nanay ko po ang may gawa, hindi ako. Kaya wala ako kung kasalanan. Eh, bumatikos kayo, wala ako pakialam. Yun po yun. So, kaya po yung mga basher-basher dyan, yung mga wala naman kayo na idudulot na mabuti, oh, bahala na ho kayo. Di ba ba? So, po, ulitin ko. My mom is inspired by the greatness, the great deeds, the great leadership of the former President Ferdinand Edralin Marcos. Biruin nyo po. And my mom is also inspired by the elegance, finesse of the former First Lady. Oh, eh, kulang na nga ako. Ipangalan na sa akin yung ano, magsama-sama lahat eh. Mariano, Sipa, Ferdinand, Fortuna, Pacifico, Elizabeth. Eh, baka pinagdugtong-dugtong ng nanay ko yon. Yan ang pangalan mo, anak. Nahirapan pa ho ako. Di ba? Oh, yun. Yun ho yun. Hindi ko pwedeng kontrahin ng nanay ko. Alam nyo kung bakit? Yung inspiration ng aking ina dun sa magagaling na leader na yon, yun yung ininourish niya sa akin bilang anak niya. Kaya naman po ito, yung puso ko talaga para sa taong bayan. Pero hindi ako tatakbong politiko at ayoko mamulitika. Nasarap po ng buhay ko. Simple. Katulad ganito, oh. Kung titignan nyo. Ako ho'y nakapaa. Yan. Ha? Wala ho akong bisyo. Dati po nag-yoshi ako, ngayon hindi na. Ako po'y umiinom ng ala, ako gumagawa. Ito lang. Yan. Itutungtong ko lang yung aking paa sa kulambo. Ika ngay katalo na. Ay, pero kung tatanggalin nyo yung kulambo sa paa ko, abay magkakagulo ho tayo. So, yun po. Nga pala po, at basahin ko muna po yung ano, yung mga humihingi ng tulong, no. So marami hong nagparating ng tulong dito. Ngayon po pipilitin pong i-coordinate nung aking pipilitin si CSD, binabati ko, ah. CSD, si Pam Arambolo, binabati ko rin. Tina Lee, binabati ko rin. Okay, JC, binabati ko rin. J, lalaki po, JAY, and apelyido niya SSY, JC. Alam niyo po, wag na po kayo mag-message sa messenger ko po. Alam niyo po kung bakit? Hindi ko na po siya magamit. Kung titignan niyo po, ang message po is 1 million mahigit. Ayan po. Asan na? Ayan o. Ayan. Yung message niya po, hindi 1 million na po mahigit. Hindi ko na po magamit. Nagahang na po talaga. Gusto ko mahumbasahin yung message niyo. Eh, hindi ko na po mabasa. Na, excuse me po. Ito po yung mga nag-challenge accepted sa inyo. Sunod po yan. Wow! Ang daming challenge accepted! Si MC Emieng. Ha? Tinatanggap ko ang hamon mo, Francis Leo Marcos. Mabuhay ka, MC Emieng. Ha? Wow! Kalahating milyon? Mahigit? Uy! Mahigit kalahating milyon, ha? Sandali. Sige. Sandali po. Maganda po ito. Talaga pong ang dami ng umaksit ng challenge. Tinatanggap ko yung hamon mo. Itong budget na to, ibibili ko ng relief goods para sa mga tao na kailangan. Saludo ako sa'yo, Francis Leo Marcos. Wow! Ang pangalan niya? Tinatanggap ko yung hamon mo. Itong budget na to, ibibili ko ng... Ulitin ko natin, mga kaibigan. Tingnan nyo po. Ang daming tumanggap ng akin. I-N-Y-E-N-G. MCM Yang.
with Marky Scab, Ka-Inglet, and 16 others. Wow! Grabe! Sandali lamang po, may tumatawag mga kaibigan. Pare, naka-live ako ngayon. Mamaya lang kita kausapin. Okay lang. Tol, nasa live ako. Kakausapin kita mamaya. Kausapin kita mamaya, ha? Okay. Ah, sige. Basta ito po yung sumunod. Ano yan? Journal Ori. Ito namang isa. Okay. Pangalan? Journal. Journal Auri, tumang po sa challenge ko. Wow, talagang ang mga kababayan natin Pilipino makakasurvive na sa sobrang dami po ng tumatanggap sa challenge ko. Mga kababayan, mamaya ako na po babasahin ang mga message nyo. Please share this video and subscribe. Please, pakikalat po ito, pakishare po. Pakipress nga, ano pangalan? Bibigay namin sa mga ano frontliners natin. Okay. Bye. Sir, like Sir Leo Francis Marcos, challenge accepted po, sir. Nakarawata. Okay, nakita niyo po yun. Sobrang oh, nakita niyo po. Wala raw daw siyang kwentang tao sa mundo, pero tinanggap niya yung challenge ko. Kung lahat po ng mga mayayaman out there at saka yung mga good men, tapin yung challenge ko. Wow! Makakasurvive po tayo. Ito pa isa. Para mamigay din ng mga tulong, kunting tulong. O, oh, ito. Salamat, Francis Leo Marcos, at magandang hangarin mo na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, lalo sa panahon ngayon. So, narito ako, narito ang kumpanya ko, I accept your challenge. Ganito nga, nagpadala ko ng limandaang bigas. Wow! Limandaang kapatid! Balak! Pakan nyo! Grabe! Ano rin o? Wow! June Abestilla Fabregas! Na marami naman talagang pera para tumulong. Pakinggan natin. Sa natin mga Pilipino. Mangindot kayo, tumulong naman kayo. Kasi mahirapan ang gobyerno natin. Natulungan lahat. So, mga kababayan, dali po, ah, ulitin ko to. Ulitin ko po ito. Ito po ay si June Abestilla Pabas, ha? June Abestilla Fabregas, sandali. Salamat. Sandali. Palakihin mo siya. Gusto ko malaki. Galing niyo po, boss. Ito po, si June Abestilla Fabregas. Grabe! 500 kaban po ang dinonate niya. Ay, Leo Marcos, at magandang hangarin mo na sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong lalo sa panahon ngayon.